Mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mic test, mic test. Mic test. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ayan. Masaya po ba kayo ngayong gabi? Pangilang gabi na po tayo? Pangatlo? Ayan. So far po, kayo po ay natutuwang umaten ng atin pong gabi-gabing pakikinig. Ano po? At ngayong gabi, tayo po muli ay magsisimula na sa ating pag-awitan bago po tayo makapakinig ng mga mensahe. Ano po? Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Nakikila at mapagpala po naming Diyos, samahan niyo kami sa aming pag-aawitan upang sa ganon itong mga awit na ito ay umabot dyan sa kaitaasan ng langit, maging kagalakan po sa inyong banal na harapan, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pagsamba ngayong gabi, ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa atin pong pag-aawitan, tayo pong lahat ay umawit ng masaya, masigla. Awitin po natin ang A Merry Heart. A Merry Heart.
do it good like a medicine. Like a medicine is a merry heart. A broken spirit dryeth the bones, but a merry heart is the joy of the Lord. Tagalog. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkuti pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Ayan, ano po sabi ng awit, mga kapatid? Kung tayo ay malungkutin, anong mangyayari? Papangit. Ayan, pag hindi kayo nakangiti ngayong gabi, wala akong sinabi, ha? Ayan, so kailangan po tayo masaya. Atin pong sunod na awitin ay wala pong iba. I just keep trusting my Lord. Ayan. May lyrics po tayo dyan. Kung may alam nyo po yung kanta, sabayin nyo po kami. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives us all. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm cloud darken the sky or the heavenly trail, just keep trusting my Lord, He will never fail. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon, laging nagtitiwala buong panahon. Ulaman ay magdilim sa atin ngayon, sa Panginoon. Siyang kaibigan, di nakukulang maasahan hanggang sa wakas. Ulap man ay magdilim sa atin ngayon, ako'y wala sa Panginoon. Ayan. Sino po ang nagtitiwala sa Panginoon? Ayan. Praise the Lord. Atin pong awitin ang ating opening song, ang atin pong theme song sa Kanya. Tayo po pala tayong lahat. Tayo. Ito ay tungkol sa buhay sa mundong ito. Ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Mayroong kabuluhan ang iyong buhay sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa, sa
palataya sa kanya ay pag-asa sa kanya. Ama naming banal na sa mga langit, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito, amin pong muling ibinabalik ang pinakamataas na uri ng papuri sapagkat kayo lamang ang dapat naming purihin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras na ito, amang banal, amin pong hinihiling na kami po'y patawarin mo sa amin pong mga naging kasalanan, maging sa isip man ito, sa salita, o sa gawa, pakalinisin mo po kami upang maging karapat-dapat kaming magpatuloy na makipag-usap sa inyo. Salamat po ng maraming marami sa ikatlong gabi na amin pong pagpupulong dito. At salamat, Ama, sa araw ng Sabat sa gabing ito. Pinasasalamatan naming lubos, Amang Banal, ang iyong pag-ibig na walang kapantay. Salamat po sa inyong mga pangako na tunay at totoo. Kaya't ito po ang aming regalo ng pag-asa. At lubos-lubos po ang aming pasasalamat sapagkat ang inyong regalo sa aming lahat ay ang pag-asa na magmana ng buhay na walang hanggan. Amang banal, sa gabing ito, amin pong dinadalangin na sa aming pagpupulong dito sa gabi-gabi hanggang sa 22, Ama, amin pong hinihiling na bawat taong nandito, bawat taong nakakarinig sa kani-kanilang mga bahay, taniman mo po ng pagnanasa na kanilang tanggapin ang inyo pong regalo ng sa ganon Amang Banal. Kami po ay maging masaya sapagkat walang ibang kasiyahan kundi ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Salamat po, Amang Banal, na hindi mo po kami pinababayaan. Salamat, Amang Banal, na kayo po ay lagi naming kasama sa tutina. Salamat na bagamat kami po ay makasalanan, patuloy mo po kaming tinatawagan. Hindi ka po nagsasawa sa amin na kami po ay paalalahanan. Kaya nga po, Amang Banal, sa oras na ito, dalangin namin ng inyong pag-ibig ang laging matimo sa aming mga puso at kaisipan. Nang sa ganon, Amang Banal, ay hindi po kami malalayo sa inyo, kundi bagkos lagi kaming nakaugnay sa inyo. Salamat po ng maraming marami sa pagtugon mo po ng aming dalangin, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan. Kamusta ho kayo? Parang kukunti lang yata tayo, ha? Ulitin ko huli. Magandang gabi po. Mabuti naman. Kamusta ho kayo? Ayos naman. So ako na lang po yung sumagot sa mga tanong ko. Pero sa ganun pa man ay kami po ay masayang masaya sa gabi-gabi po na kayo po'y aming nakakasama.
hindi po magiging matagumpay po ang ating ginagawang pangangaral sa gabi-gabi kung kayo po ay hindi po namin nakakapiling. Ano ho? Kaya maaari po ba bago ho tayo lalong magpainlan lang sa ating ginagawang pag-aaral, eh maaari po ba na kamayan po ninyo yung mga katabi nyo at sabihin nyo, I love you with the love of the Lord. Yan! Oh, ba't na kasi mangot yung iba? Oh, parang hindi naman yata love you na. Oh, yung iba naman, ayan, talagang ang ganda-ganda ng mga ngiti ninyo. Ano ho? So, tayo po ngayon ay nasa tatlong gabi. Ano ho? At patuloy po namin kayong hinihimok na magsama pa ho kayo ng mga kaibigan nyo sapagkat talagang marami ho tayong matututunan sa gabi-gabi na ating pagdalo po rito. Ano ho? Hindi lang po sa kalusugan, lalong-lalo na po sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Po pwede ho ba na mag-invite pa tayo ng mga kaibigan, ng mga kasama natin? Sino pong mag-i-invite? Taas ang kamay. Yan pa. Okay, no? So, thank you so much po, no? Sa gabing ito ay bibigyan po natin ng regalo ang mga early birds, no? Yan, sino kaya ang early birds dito? Ibig sabihin yung maagang dumating, ano ho? So sa susunod po ay agahan po ninyong dumating ano upang sa ganun ay mabigyan po namin kayo ng regalo at hinihilingan ko po si Brother Caleb. Maganda ikaw yung magbibigay para at least lalong mapapalapit ka sa kanila. Tara rito Brother Caleb kasi ikaw yung gabi-gabi na nagsasalita eh. Ano ho? Ang una po nating bibigyan ay walang iba kundi si Priscilla Bulbo. Muntik na maging Bulbo ah. Palakpakan po natin! Yan! Bigyan ng Magic Skyflakes! Yan! Pasalamat po tayo sa sponsor natin, ano ho, na nagbigay po ng regalo. Okay, ang susunod po ay si Pasita Gonzales. Yan! Palakpakan po natin si Sister Pasita. Yan, ano kaya? Gusto mo jacket? Bigyan din ng magic! Yan, mahalaga po yan. Pag kayo'y medyo nagugutom-gutom ng konti, panawid gutom, ano ho? Ang susunod po ay si Mario Sadang. Okay, palakpakan mo natin si Kuya Mario. No, one up, Kuya Marlo, no? Mario, one up. No, bigyan po natin ng... Yan. Oho, pag yan po ay tinutbrush nyo, Kuya Mario. No? Lahat ng titingin sa'yo, kumikislap. Ayan, okay. Ano ho? Susunod po ay si Mark Mendoza. Nandito dito ba si Mark? Oh, palakpakan natin si Mark. Ayan, oh. So, agahan mo uli bukas para gabi-gabi. Meron kang hakot, ha? Bigyan natin ng unique toothpaste. Ayan, okay. At ang pinakahuli po ay si Novelita Barrientos. Yan. Palakpakan po natin si Sister Novi. Ano kaya ang mabubunot natin? Oh, Magic Skyflakes. Yan. Maraming salamat po sa mga early birds po natin. Sana po ay sa susunod ay wag ho kayong mahuhuli at mag-imbita ho, pa ho kayo ng inyong mga kaibigan. So ngayong gabi ay napakaganda po ng ating mga pag-aaralan. Naandito na po yung ating doktor, si Dr. Jewel, no, in the future. At si Brother Caleb na magbibigay po ng mensahe sa atin tungkol sa Panginoon na meron pong kilalaman sa... Hello! Aba, hindi yata yung nakikinig, ano? Ano po yung ating pinag-aaralan gabi-gabi? Yan, kaya inyo pong ituon ng taimtim ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso upang sa ganun ang lahat po ng mapapag-aralan po natin ay maging pagpapala po sa atin. Okay? Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Alvin Ilrey at ako po ang Church Pastor ng Puting Kahoy. Maligaya po ako na nakikita ko po kayo gabi-gabi dito po sa ating pagpupulong. God bless po! And sa mga kapatid po natin, happy Sabat po.
Mic test, yan. Nagising po ba kayo sa lakas ng inyong patawad po? Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jewel Cangaida. Ako po ay nag-aaral po sa Adventist University of the Philippines ng medicine. So, ako po ay nangangarap maging doktor balang araw upang malapit na. Thank you, Doc. In God's time. So, ang atin, pagpaumanhin nyo po na ako po ay naka scrub suit sapagkat kakauwi lang po namin galing po sa Indang. Kami po ay naglingkod doon sa community. Hindi man po ako kasing bango ng mga umawit kanina. Hindi man po ako kasing fresh nila. Sana po ay may matutunan po tayo sa akin pong itatakel ngayong gabi tungkol po sa kalusugan. So, bago po tayo magsimula, naanyayahan ko po kayong lahat na ipanalangin po ako, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin, tayo po ay manalangin. Panginoon namin na nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po ay nagpupuri at nagdadakila sapagkat kayo po ang siyang lumikha sa amin po. Marami pong salamat sa inyo pong pagpapala ngayong gabi na amin pong tatanggapin. Nawa ang inyo pong mga salita ang siyang dumaloy sa akin pong bibig. Ang banal na espiritu po ang siyang manahan sa puso at isip ng mga makikinig upang ang lahat po ng ito ay kanila pong maunawaan at kanila pong maisabuhay habang kami po ay naghihintay sa inyo pong muling pagparito. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, ang akin pong health lecture sa gabing ito ay pinamagatang The Fight Against Lifestyle Diseases. So, sabi po ni Hippocrates, kilala niyo po ba si Hippocrates? Ito po ay lumang tao na. Ang sabi niya po ay, illnesses do not come upon us out of the blue. So, hindi po siya, pagkagising mo na lang may sakit ka na. Ito po, they are developed from small daily sins against nature. Anong sabi po? Small daily sin. So, ang atin pong mga sakit, ang mga sakit ay galing sa mga ginagawa po natin araw-araw. When enough sins have accumulated, illnesses will suddenly appear. So, ano po ang mga sins na sinasabi ni Hippocrates? Ano po yung mga sins na kung araw-araw natin gagawin ay magdudulot ng karamdaman? Ito po ay data galing sa World Health Organization. Ano po yung mga sakit na nagdudulot ng kamatayan? Aliit pala, no? Mazuzoom ba yan, sir? Yan. Kung hindi, babasahin ko na lang. So, ano po yung top 10 causes of disease worldwide? Basahin po natin, ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lower respiratory infections, neonatal conditions, trachea, bronchus, lung cancers, Alzheimer's and other dementias, diarrheal diseases, diabetes, kidney disease. So, napapansin niyo po ba kung ilan yung color blue? Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito, sa 10 top causes of disease worldwide, death. Pito sa 10 cause ng kamatayan sa buong mundo ay dahil sa lifestyle diseases. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga ginagawa po natin araw-araw, yun po yung mga nagkakos ng mga sakit na to. Sa Pilipinas, ano po yung data? Ito po yung top 5 leading cause of death in the Philippines. Ischemic heart disease, so sakit sa puso. Cancer, cerebrovascular diseases, diabetes, and pneumonia. Lahat po ng lima na ito ay may kinalaman sa kung paano tayo nabubuhay sa araw-araw. So, ano pong mga nagkakos ng mga sakit na to? So, isa po sa, ito po yung mga risk factors. Risk factors, ibig sabihin po, ano yung mga nakakapagpataas ng chance na magkakaroon tayo ng mga sakit na binanggit ko kanina? Globalization, bakit po?
yung kinakain at ginagawa ng mga taga-Western countries like America. Mahilig sila sa fast food, mahilig sila sa instant. Yun po ang ginagawa na rin natin dito sa Pilipinas dahil sa globalization. Next, urbanization. Ang mga probinsya po dito sa probinsya maraming prutas at gulay. Pero sa syudad, anong marami? Fast food, karne, instant, noodles, de, lata. So, kaya ang urbanization ay isa sa mga dahilan kung bakit na dumadami yung mga non-communicable chronic disease. Next, ito po yung mga sa individual level, kung ano yung ginagawa ng bawat tao na nakakapagpataas ng tsansa na magkaroon ng mga sakit na dahil sa lifestyle. Unang-una sa listahan, basa po, unhealthy diet. Pangalawa, sedentary lifestyle. Pangatlo, heavy smoking. Pang-apat ay alcohol abuse. So ito pong mga risk factors na to, mga modifiable. Ano pong ibig sabihin ng modifiable? Pwede pa nating mabago. So ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi, yung una sa listahan kung ano yung pwede nating baguhin tungkol sa ating diet. Ngayon kapag meron po tayo ng mga risk factors na to, ang mga to ay tataas. Tataas ang ating blood pressure, blood glucose. Ang glucose ay sugar. Lipid profile, ito yung mga taba sa dugo natin. And magkakaroon tayo ng overweight and obesity. Ano yung mga sakit na magiging resulta ng mga to? Heart disease, sakit sa puso, stroke, cancer, chronic respiratory disease, ito yung mga sakit sa baga. Diabetes and neurologic disorder, sakit sa utak. So, ano sa Pilipinas, sa buong mundo, gaano kadami ang obese or overweight and overweight? 1 in 8. Bilang po kayo dyan sa mga katabi nyo, sa 8 pong nakaupo dito ngayong gabi, sa inyong magkakatabing 8, isa po dyan ay overweight or obese. So, okay, simula 19, nagbilang na sila talaga, Simula 1990, gano'n na daw po kadami ang obese. Nagdoble at sa mga adolescent pa ba tayo, Ashley? Hindi na. Sa mga adolescent ay nag-quadruple, so times 4, simula 1990 hanggang ngayon, mas madami na talaga ang overweight and obese. Sa Pilipinas, dito to ha. 3 out of 10. Okay, bilang kayo ng 10, 3 dyan sa mga katabi nyo ang overweight or obese. Okay, 3 out of 10. Eto, sa Pilipinas din po ito ha, ang prevalence ng metabolic syndrome. Ano-ano yung metabolic syndrome? Obesity, sobra sa timbang. Hypertension, sobrang taas ng BP. Diabetes, mataas ang sugar. High triglyceride, mataas ang mga taba sa cholesterol. And low HDL cholesterol. Cholesterol din yan. So, ilan daw? 43% or 4 sa 10. Okay, bilang ulit. Sa 10 magkakatabi, 4 ang may obesity or hypertension or diabetes or high triglyceride. Nakakatawa po to, pero totoo tong statistics na ito. Alam nyo po, sino pong nandito nung linggo tayo ay nag-medical mission, taas ang kamay? Yan. So, hindi ko na po kayo papataasin ang kamay. Pero alam ko po, dahil ako ang nag-test ng inyong mga sugar at si Ashley ang nag-test ng inyong mga BP, marami po sa atin ang mataas ang sugar, mataas ang BP. So, hindi nagsisinungaling ang ating statistics. Totoo talaga to. Okay, next. Ano po ang inyong paboritong pagkain tuwing may birthday party? Cake, spaghetti, lumpia, ice cream, salad, lechon, pansit.
Okay, yun ang ating mga paboritong pagkain. Ano po ang inyong paboritong fast food? Oh, di ba, ma'am? Lahat. Mang Inasal, Only Rice, ano pa? Lahat daw, ang yaman nyo daw, sabi ni Billy. Lahat pinupuntahan. Alam nyo po ba kung anong ang top na fast food sa Pilipinas ay? Jollibee. Ang top na in-order sa Jollibee ay? Chicken Joy. Ang galing nyo, ha? Alam na alam nyo. Okay. Pag-usapan po natin yung mga pagkain na binanggit nyong paborito nyo. Eto na. So, ang sabi po sa Newsweek, ultra-processed food raises risk for diabetes, cancer, heart disease, and obesity. Next, ano po yung mga ultra-processed food? Ano pong pag-aaralan natin ngayong gabi? Ultra-processed food. Ano-ano yon? Ito yung, alam niyo po yung ultra-processed food, ito po ay 60% ng ating kinakain sa mga matatanda, 70% naman ng kinakain ng mga bata. Yun, gaano karami malaki, more than half ng ating kinakain ay ultra-processed food. At itong mga ultra-processed food, nagre-raise ng chance na magkaroon tayo ng mga sakit na to. How will we know kung ano yung mga ultra-processed food? May mga checklist. Ito ang checklist. Kung ang ating kinakain ay processed, galing siya sa pagkain na natural, tapos ni-reassemble, tapos dinagdagan ng mga ingredients. Basahin natin, why are they, iisahin natin yung mga ultra-processed food later. Overview pa lang to. Basahin natin, why are ultra-processed food bad for you? Sabi dito sa American Journal of Preventive Medicine, ito po ay hindi gawa-gawa, ito po ay mga doktor na nag-aral, nag-research tungkol dito. Ang sabi po nila, 10% ng mga death among people 30 to 69 years old ay dahil sa ultra-processed food. Sabi naman po ng neurology noong 2022, ang ultra-processed food nag-i-increase, nagtataas ng chance na magkaroon tayo ng dementia, 10%. Next, ito po ay galing sa Health and Nutrition News, Fresh na Fresh 2021. Consumption of ultra-processed food increases the risk of what? Cardiovascular disease and mortality. So, mga sakit sa puso at hindi lang yung sakit, yung pagkamatay galing dun sa mga sakit na yon ay dahil sa ultra-processed food. Next, ito po. Ito po ang pinag-aaralan namin itong mga nakaraan. Ang mga meat, is classified as group 1 carcinogenic. Ano ibig sabihin ng carcinogenic? Nagkukos ng cancer. So, ang meat po, ang pagkain ng karne, lalong-lalo na yung red meat, ito po yung nagkukos, at processed meat, nagkukos ng colorectal cancer. Ito yung mga meat po na nagkukos ng cancer. Processed meats. Ito ay US. Galing po ito sa World Health Organization na data. Mga processed meats like hot dog and sausage, bacon, salami. Sa Pilipinas na setting po tayo para madaling makarelate. Ano yung mga processed food ng Pilipinas? Corn beef. Ano pa? Hot dog. Longganisa. Tocino. Tapa. Beef loaf, ang akin pong paborito noon, dati, chicken nuggets. Pero hindi na po ngayon. Probable causes of cancer, red meats, ito yung mga beef, pork, tsaka lamb. So, ito pong mga pagkain na ito ay nakakapagpataas ng chance na magkaroon tayo ng cancer. Ano po ngayon yung ultra-processed food? So, himay-himayin po natin. Yung ultra-processed food may mga artificial colors. Ano po yung mga pagkain na may artificial colors? Ice cream? Ang chicken po ba ay talagang pula or nilagyan lang ng food coloring?
Lagyan lang ng food coloring ang tocino, for example. Merong artificial flavors. Sino pong umiinom sa inyo ng Tang? Artificial flavors lang po yun, Tang juice. May mga additional preservatives tulad ng mga nasa delata, nasa mga hotdog, ganyan. So, ito pong mga dinadagdag nila na ingredients, yun po ay ginagamit para mapahaba yung buhay nung karne or nung pagkain. Tapos, pinapasarap din po nun yung pagkain. Ngayon, kung dinadagdagan po nila ng artificial flavors, tataas po ang ating craving. So, ano po yung mga kinikrave nyo na pagkain? Sweets, tulad ng milk, tea, chocolate, ano pa? Kape, yan. So, yung mga pagkain po na yun, nagkakos ng cravings para yung mga tao ay mag-overeat at bibili sila ng bibili ng bibili. So, yun po ang kanilang marketing strategy para tayo po ay bumili ng bumili ng bumili ng mga itinitinda nilang pagkain. Ngayon, ito pa. Ultra-processed food are ready to eat. They are low in fibers and nutrients. Mga example ay sugary drinks like Coca, Cola, cookies, crackers, tulad ng anong mga crackers sa Pilipinas? Piatos, chips, yes. And breakfast cereals tulad ng Coco Crunch. Frozen dinners tulad ng hot dog, yan. So, yun yung mga ultra-processed food. Ngayon, meron tatlong klase ng processing. Minimally processed, processed, and ultra-processed. Ano daw po yung minimally processed? So, sa minimally processed, ito po yung paghiniwa natin yung... Ito, mag-focus tayo sa carrots. Paghiniwa natin yung carrots, yun po ay minimally processed. Kung ang carrots po ay ginuice natin, alam nyo po yung pag-juice ng carrots, yung tatanggalin yung pulp, yung fibers, yun po ay processed na dahil ang iniinom nyo na lang is yung juice, wala na yung fiber. Unlike sa minimally processed, nakakain pa natin yung fibers. Next, ultra-processed food, carrot cake, kasi dinagdagan na natin siya ng sugar, ng milk, ng butter. Okay. So, sa potatoes, pagkahiniwa mo, minimally processed. Kapag binake mo, processed. So, yung mga pagluluto natin sa bahay, processed food po yun. So, pagka nilagyan mo na ng maraming preservatives, alam nyo po yung mga fries sa mga fast food chain, meron yan silang mga preservatives, may mga added flavorings para bumili tayo ng bumili. Diyan po ay ultra-processed. So, yun po yung pagkakaiba-iba. Ngayon, ito po yung mga dahilan kung bakit yung ultra-processed food ay masama sa ating kalusugan. Una, meron silang added sugar. Yung tulad po ng soft drinks, ito pong mga to ay walang essential nutrients. So, wala naman silang na idadagdag sa ating kalusugan. Yung Coke, Royal, ganyan. Nagkukos din sila ng overeating and link sila na nakakataas sila ng chance na magkaroon tayo ng obesity. Ito yung mga sinabi ko kanina, metabolic syndrome, diabetes, and inflammatory diseases. Pangalawa, meron silang artificial ingredients. Ginagawa nilang more palatable, ibig sabihin mas masarap kaya bibili tayo ng bibili. Meron silang mga preservatives and food coloring. Highly refined carbohydrates. Ito po, ang mga pagkain po natin tulad ng bigas, kunyari. Yung bigas, merong brown rice, merong white rice. Yung brown rice ay rich in fiber. Yung white rice, wala ng fibers. So, refined po kasi yun. Ngayon, pag kumakain po kayo ng... Sino po nakakain na ng brown rice? Yan. Pag nakakain po ng brown rice... Anong mas mabigat sa tiyan? Brown rice or white rice? Brown rice. Dahil po yun sa fiber. Dahil yung fiber,
parang sa tiyan mo, you feel full, parang busog ka na kahit kaunti lang yung nakakain mo kasi rich yun in fiber. Ngayon po yung white rice, wala siyang fiber. Kaya kahit kakaunti lang yung kakainin mo, hindi ka pa agad mabubusog. So kakain ka pa ng more. So yung 1 cup ng brown rice, yun lang yung kakain mo, busog ka na. Yung 1 cup ng white rice, parang hindi pa sapat. Parang hindi ka kapabusog, kaya kakain ka pa ng kakain. Another example, wheat bread, saka yung white bread. Yung wheat bread may fibers. Yung white bread ay refined, kaya mas mabigat sa tiyan yung wheat bread. So, ngayon, itong mga refined carbohydrates na to, pinapataas niya yung ating sugar. Ngayon, ito ay link sa pagkakaroon ng diabetes. Next, ito, na-discuss na natin, low sila sa fibers. And then, low din ang mga ultra-processed foods sa nutrients. Ngayon, mababasa nyo dun sa parang, ano yung sa likod? Nutrition label. Meron mga vitamins and minerals. Yung mga vitamins and minerals na yon ay dinadagdag na lang to replace yung mga nawalang nutrients nung pinaprocess nila yung mga pagkain. Next, mataas sila sa trans fat. Yung trans fat, tulad ng sa vegetable, adding hydrogen to liquid vegetable oil, nakakataas kasi siya ng, nakakaprolong siya ng shelf life. So, pagka mataas sa trans fat, nakaka-increase ng inflammation, tumataas yung bad cholesterol, bababa yung good cholesterol. If that is the case, tataas yung risk natin for heart disease, stroke, and diabetes mellitus. Ngayon, what can we do about it? Ngayon, sabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Ako po ay dati malakas kumain ng ultra-processed food. Ang favorite ko po at lagi kong kinikrave ay chicken nuggets talaga. Meron po ako isang birthday na ang aking cake ay gawa sa chicken nuggets. Pero dahil natutunan ko po ito sa amin pong pag-aaral sa school, sa med school, nais ko po itong ibahagi sa inyo dahil hindi naman pwedeng ako lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Kailangan nyo din po itong malaman. Ano po yung itinuturo sa atin ng Bible at itinuturo din sa atin ng mga research at itinuturo din po sa amin sa med school? Ang pagkain ng whole foods, plant-based diet. Ano po yung mga whole food, plant-based diet? Ito po, ang diet na ito ay not necessarily diet na pagbabawas ng kain, kundi ano yung mga type ng pagkain na kinakain po natin. Ang focus po nito ay plants, vegetables, fruits, whole grains, legumes, seeds, and nuts. And ito pong mga bagay na ito ay alam kong alam nyo na, hindi po ba? So, alam na po natin ito, pero basahin po natin yung mga studies para mas ma-i-ano natin yung foundation ng ating knowledge. Ano po yung mga benefits ng whole food plant-based diet? Unang-una, weight loss. Hulaan niyo po yung timbang ko noon. Ang aking timbang noon ay 61. When was that? December? Yeah, December, I think. Nung December po, ang timbang ko ay 61. Simula po nung ako ay nag plant-based diet, syempre sinamahan ko po ng exercise. Ang timbang ko po ngayon ay mula December hanggang March ay 52 kilograms. So, nakalus na po ako ng 9 kilograms. Very big po yung help talaga sa akin nung pag-less ng ultra-processed food. Pero, hindi po yun biglaan. Ngayon, nakakapagpababa po siya ng timbang. Pangalawa, nakakapagpababa ng risk sa heart disease. May mga studies na nagsasabi na yung pagkain ng plant-based diet, it lowers the risk for heart disease, sakit sa puso. Ang mga vegetables, fruits, whole grains, legumes, and nuts, compared sa pagkain ng meat and ultra-processed food. Ano pa? Lower risk for cancer. Bumababa yung chance na magkakaroon tayo ng breast cancer, prostate cancer,
pancreatic cancer, colon cancer, rectal cancer, and colorectal cancer. Next, bababa yung risk na tayo po ay magkakaroon ng Alzheimer's and dementia. Bababa yung risk na tayo ay magkakaroon ng diabetes. So, naalala nyo po nung medical mission, marami talagang may hypertension, maraming may diabetes. So, we really need, kailangan po natin ng change. Yung change po na ito ay hindi mangyayari overnight. Ako po, on my personal experience, since nung na-learn ko po, alam ko pong alam nyo na ito, hindi po ba? Ako po, nung na-discuss sa amin ito, ay ito po ay isang bagay na alam ko na. Pero sa tulong ng Holy Spirit, ako po ay na-move to gradually. Hindi po ito biglaan na bukas, baka bukas po. Iniisip nyo na kaya na po natin agad-agad na hindi na kumain ng lahat ng mga ultra-processed food. Ito po ay daily, gradual, dahan-dahan na pagbabago po ng ating lifestyle upang mas mapahaba pa po ang ating mga buhay at hindi po tayo maging at risk sa mga sakit. Sabi po na sa sulat ni Ellen White sa Ministry of Healing, obedience to the laws of health is to be made a matter of personal duty. We ourselves must suffer the result of violated law. We must individually answer to God for our habits and practices. So ito po ay individual. So kung ang Holy Spirit po ay kumakatok sa inyong mga puso upang baguhin po unti-unti ang atin pong lifestyle, pakinggan niyo po ang Holy Spirit sapagkat ito po ay individual na duty natin. Saan? Kanino? Sa akin ba? Dahil ako ang nag-health lecture. Kanino daw po? Kay sa Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, you are not your own. Because we are bought with a price. So glorify God in your body. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa ating kasalanan, hindi po para tayo lang ay mamatay ulit dahil sa mga ultra-processed food, sa ating mga lifestyle. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon upang maging instrumento niya sa pagpapakalap po ng magandang balita ng regalo ng pag-asa. Mayroon pong iba nagsasabi na, ay, kailangan mong maging vegetarian para maligtas ka. Sa tingin ko po, mas maganda na itatak natin sa ating puso't isip ay iniligtas ako ng Panginoon. Kaya ang aking buhay ay hindi sa akin. Ito ay sa Panginoon. Kaya gagamitin ko ito upang i-glorify ang Panginoon. Let's always think na because God saved me, I want to prolong my life. Bakit po? Dahil tayo ay commissioned to do the work of the Lord. We are saved not just to be saved on our own. We are saved so that we can also be an instrument to save other people. So, gawin po natin na habit na unti-unti alisin ang ultra-processed food sa atin pong mga lifestyle, sa atin pong pagkain at slowly and by the grace of the Lord, unti-unting mag-change into whole food, plant-based diet. Dahil ang atin pong katawan ay hindi sa atin, ang atin pong mga buhay ay hindi sa atin. Ito po ay aalay natin para sa Panginoon dahil tayo ay Kanyang iniligtas. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ayan. Ngayon po, dediretso na po tayo sa ating pag-aaral. Ayan. Ayan, okay. So, welcome po muli sa ating mga kaibigan. Pwede ko po ba makita, sino ho dito
ang ngayon lang nakapunta. Pwede ko ba makita niyo mga kamay? Ayan, bawat isa. Okay lang po, kung ngayon lang. Ayan, welcome po sa inyong lahat. At tulad po na ating ginagawa gabi-gabi, tayo po ay merong health lecture patungkol sa kalusugan. Pati na rin po kalusugang pang-espiritual. Kaya po ako pinatutuwa na marami. Mas marami po tayo ngayon na sobrang may marami na ho nakatayo sa likod. So, sana po yung mga nakatayo sa likod, nakikinig din. Lalo-lalo na rin ang ating mga kaibigan na nasa harap na ako po. Actually, meron pa po mga upuan dito. Kung kayo po yung napapagod, marami pa po dito mga space. Ayan, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito na kami inyong dinala dito sa bulwagang ito upang mag-aral, upang may matutunan na naman mula sa inyong salita. Gabayin niyo pong bawat isa sa pag-intindi ng mahalagang mensaheng ito. Mensahe na magkakaroon kami ng pag-asa sa aming puso at sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So gabi-gabi ho, meron ho tayong pinag-aaralan ho natin ay ang regalo ng pag-asa. Ayan. At ngayon, yan ho, ang ating pag-aaralan ngayong gabi, maswerte ho kayo na nandito kayo. Hindi ho kayo naka-absent. Kung may plano kayong umabsent, wag lang ho ngayong gabi. Wag na rin umabsent. Ang ating pag-aaralan kasi ngayong gabi, ito yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga sa mahalaga. Lahat naman ho yung ating pag-aaralan, mahalaga rin naman. May natututunan naman din ho tayo, no? Pero ngayon, yung pinakadapat hindi natin mapalampas na mensahe. At ang mensahe ho natin ngayong gabi ay may pinamagatang ang regalong buhay. Ang regalong buhay. Bago ho tayo magsimula, gusto ko muna tanongin ang bawat isa ho sa atin. Ngayong gabi, tatanungin ko kayo, if ever tayo ho ay mamamatay, siguro sa pagkain ng processed food, o nung siguro iba po siguro ang papatay sa atin. Wag naman ho sana, no? Pero isipin na ho natin. Ano yung mararamdaman natin? Tayo po ba'y takot? Tayo po ba'y hindi sigurado kung saan tayo mapupunta? O tayo'y panatag? Sigurado kayo? Sigurado ho ba tayo? Panatag tayo? O siguro hindi tayo sigurado? Diyan ho ang ating pag-aaralan. Kapag mamamatay ako ngayong gabi, ito ho dapat ang pag-alis natin dito, dapat sigurado tayo. Kapag hindi tayo sigurado, it's either hindi tayo nakinig, o hindi natin naintindihan, o hindi ayaw nating maintindihan. Kaya lang ho, no? Kaya ang bawat isa po sa atin, sana ho'y maintindihan ito. Banal na Espiritu mo ang tutulong sa atin sa pag-intindi nito. Paano ba ako magiging sigurado sa aking destinasyon? Kung ako ba'y mapapahamak o ako'y maliligtas? Dahil ang ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kaibigan, ay patungkol sa kaligtasan. Okay po? Balikan ho natin ang kwento kahapon. Kung nandito po kayo kagabi, nice one. Pero kung wala, review po natin. Kahapon ating napag-aralan ang isa sa mga unang kwento sa Biblia. Sa Genesis ito makikita kung saan ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, sila ho ay nabiktima, natukso ng kaaway. At dahil dito, ano ho yung ginawa nila? Sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng punong kahoy. Bakit? Sa araw na ikay kumain yon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ang sabi naman ng ahas, hindi naman totoo yan. Hindi kayo mamamatay. At sabi pa dito ni Satanas, sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Tanong, kinain o hindi kinain? Sinong sinunod? Ang Diyos o ang ahas? Aso, ano? At dahil po doon, ano nangyari? Ayon sa Biblia, pumasok ang ano? Kasalanan. At dahil sa kasalanan, dito nagbunga ang iba't ibang paghihirap, kasamaan, pag iba't ibang pangaapi, at iba't ibang kaguluhan at pagkakasakit. Malinaw po yun, no? Yan po yung ating napag-aralan kagabi. Kaya bago po natin maunawaan ang mabuting balita, tingnan po natin ano ba yung epekto ng kasalanan sa mundo natin. Kahapon, ating nalaman na ang kasalanan ang sanhi ng paghihirap. Pero meron pa tayong hindi masyado natin na pagfokusan. At ngayon, yun po yung ating pagfokusan. Ano ho yun? Ang masamang balita kung anong ginagawa ng kasalanan, hindi sa mundo, pero sa puso ng tao. Ano po bang ginagawa noon? Sabi ho sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng
isang tao, si Adan at Eva, si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Nanggaling sa ating magulang, kumalat sa lahi ng ating magulang. Sino yun? Tayo ho yun, oh. Galing ho tayong lahat. Amerikano ka man, Indian, Pakistani, o ikaw ay Chinese, Pilipino, galing ho tayo kay Adan. At dahil galing to ho tayo kay Adan, yung pagiging makasalanan niya, naman na ho natin. Lungkot ho, ano? Nadamay tayo sa ganitong pangyayari na tayo dahil sa kasalanan, dati magkasama ang tao at ang Diyos, na hiwalay. Nagkaroon ng paghiwalay dahil sa kasalanan. At kung meron man ho tayong matututunan ngayong gabi patungkol sa kasalanan, ito ho yan, mga kaibigan. Meron kayong notebook, meron kayong Bible, o meron kayong cellphone, picturean nyo ito, o i-take note nyo ito. Ang una hong ginagawa ng kasalanan ay nagpapahiwalay ang kasalanan. Anong ginagawa ng kasalanan? Nagpapahiwalay. Nagpapahiwalay kanino? Sa Panginoon, sa Diyos. Di po ba? At nakita ho natin na sabi ho dito sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ano ho nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan ng ating kasamaan. At hindi lang po sa Diyos tayo nagkakahiwalay. Alam niyo po, dahil sa kasalanan, hinihiwalay din po ito tayo sa ating kapwa. Ang kasalanan ng dahilan kung bakit may naghihiwalay na mag-asawa. Tama o tama? Kung bakit merong mga galit na anak sa kanilang mga magulang o mga magulang sa kanilang mga anak o sa mga kapitbahay nila. Dahil sa kasalanan, ang nagpapahiwalay sa atin, kasalanan. Minsan pride. Pero ang pride, kasalanan din yun. Di po ba? Lahat po ito kasalanan. Pangalawang ginagawa ng kasalanan, alam nyo, kailangan natin matutunan ng lahat ay makasalanan. Damay ho tayong lahat. Sabi po sa Roma 3, 22 at 23, sapagkat ng lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ilan hong nagkasala? 7 billion? Lahat. Kapag sinabing lahat, meron bang isang natira? Wala. Sabi pa ho dito, si Pablo hong nagsabi, walang matuwid. Ilan po? Merong ilang matuwid? Walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit dalawa? Wala kahit isa. Lahat ho tayo, wala po tayong mapagmamayabang. Lahat ho tayo sa ating sarili, wala tayo masasabi, ay, masubuti naman ako dyan. Hindi po. Pakatulad lang ho tayo, lahat po tayo, makasalanan. Ito pa ho ang sabi, lahat tayo yung naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Kaya po alam nyo, meron akong kaibigan na nagsasabi, nagba-Bible study ho kami. Di ho man katulad nito na nasa harap nyo ako, nandun kayo, nakupo kayo dyan. Kami po yung nag-uusap. Ito po yung matagal ko na hong kaibigan. Sabi niya, akali, ba't mo ba ako binabible study? Ba't ba tayo nag-aaral ng Bible? Eh, nasimba naman ako. Nagpe-pray naman ako kay Lord. Ako naman ay tumutulong sa kapwa. Alam niyo, yun yung kanyang pag-iisip. Kaya sabi niya, hindi ko na kailangan mag-aral ng Bible. Sa tingin niyo po, okay lang po kaya yun? Mabuti naman yung tao. Di naman siya pumapatay. Di naman siya nagnanakaw. Pero alam niyo po, kahit yung pinakamabuti nating gawa sa harap ng Diyos, anong sabi dito? Parang isang maruming basahan. Bakit? Kasi lahat ng mabuti nating ginagawa, may bahid din niya ng kasalanan. Di po ba? Naranasan niyo ho bang tumulong sa isang mahirap na tao o sa isang pulubi? Naranasan niyo ho ba yun? Minsan, pag tumutulong tayo, parang, oh, ay, okay yun ah. Masarap sa feeling. Pero maya-maya, parang yumayabang ka na. May bahid ng kasalanan. Di po ba? Lahat, isipin nyo, lahat ng pinakamabuti nyong gawa, wala kayong maiisip ng pinakamabuti nyong gawa na walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng selfishness, walang bahid ng kayabangan. Lahat ito, maruming basahan. Kasi ginagamit natin to para sabihin, Panginoon, kaya ko palang maligtas. Pero ang katotohanan, lahat po tayo hindi nakaabot dun sa standard. Kaya po, para ho yung, ano ho nakikita nyo dyan? Bangsilog, ano? Para ho yung bangsilog. Isipin nyo na lamang ho. Di ba, pag umaga ito yung ulam nyo. Sarap, no?
Hindi po yan processed food. Okay lang yan. So, ang bangsilog, kunwari, yan po, bangsilog, kumakain kayo niyan. Isipin nyo, bangus lang, tapos walang kanin. Sa ilan pwede na, kaso maalat. Pero may kulang, parang may kulang o wala? May kulang. Ano? Yung rice. Hindi kompleto ang bangsilog pag walang rice. Mang ano lang siya, bang. Di po ba? Banglog pala. Pangit pakinggan. Pero ang bakit? Parang ganun ho ang ating mga mabubuting gawa. Ginagawa natin ang lahat, pero kung wala yung kanin, kulang pa rin. Ganun ho tayo sa Panginoon. Gawin mo man ang lahat para maligtas ka. Pinakamabuti ka mang tao na nabuhay sa buong mundo, may kulang ka pa rin. Hindi mo pa rin naaabot yung standard ng Diyos. Ano yung standard ng Diyos? Yung kautosan niya. Di mo kayang sundin yun. Di mo kayang maabot yun sa sarili mo. Tama o tama? Kaya sabi sa Biblia, walang kahit isa kayo mapagyayabang. Lahat kayo makasalanan. Lahat kayo pumapalpak. Kahit si Brother Caleb na nagsasalita ka, ingay-ingay dito, palpak ho ako. Di po ba? At ganun din kayo. Wala ho tayong yabangan dito. Pangatlo, hindi kayang lunasan ng tao ang kasalanan. Marami ho tayong mga librong lumalabas. Lalo sa mga kabataan, siguro familiar kayo doon. Maraming mga self-help books na mga lumalabas. Hindi ko sinasabi huwag kayong magbasa noon. Okay lang naman yun. Ako nagbabasa rin. Pero hindi nito malulunasan yung problema ng puso ng tao na tinatawag nating kasalanan. Ito po ang sabi. Psalm 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isinilang, makasalanan ng ako'y linuwal. Bakit po kaya hindi na kayang lunasan ang pagiging makasalanan ng tao? Kasi pinanganak na tayo, tayo ho'y meron ng tendensing magkasala. Meron na naman na natin yung pagiging makasalanan ni Adan. Pero mga kaibigan, ito po ha, hindi ko sinasabing minana mo yung kasalanan ni Adan. Hindi ho yung turo ng Biblia. Pero minana mo yung pagiging makasalanan ni Adan. Malinaw po ba? Kaya po, bata ka pa lang, yung puso mo baluktot na. Kahit di ka pa gumagawa ng kabaluktotan. Malinaw po ba? Gusto ko medyo dapat maging malinaw yun sa atin. Nung pinanganak tayo, hindi na tayo kaya nating mamuhay na katulad ng original ng plano ng Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig. Paano ko mapapatunayan yon sa mga magulang ito? Ano ho yung una nating tinuturo sa bata? Magbigay, mag-share, or maging madamot? Mag-share, di ba? Bakit? Kasi yung bata, kailangan mo siyang turuan na maging mabuti. Bakit? Yung bata pa lang na yon, ang kanyang tendency, akin. Tama, di po ba? Ako po, kung nandito lang ho aking magulang, sa sila mismo magsasabi, napakadamot ko hong bata. Hindi ako nag-share ng laruan ko. Bakit? Kasi wala kami halos laruan. Pag nagkalaruan lang ako konti, akin na yon. Hindi ako mag-share sa mga kapatid ko. Ito yung kapatid ko nandito. Hindi ako mag-share dyan. Bakit? Kasi akin yun eh. Minsan lang ako magkaroon ng laruan. Tanong, bakit alam yun ng bata? Kasi tayo ho'y pinanganak na baluktot na ang puso. Tama o tama? Kaya ho tayo, totoo talaga sinasabi ng Biblia. Kaya sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Bulok ang puso ng tao. Sabi ko kahapon, ang mundo, bulok. Pero mas bulok, yung puso natin. Anong nagbabulok sa mundo? Yung puso ng taong bulok. Binulok ng kasalanan. Wala ho tayo mabuting maibibigay na may bahid talaga, dahil may bahid talaga ito ng kasalanan. Isipin nyo, meron po bang lumalabas sa ating katawan na malinis? Isipin nyo po. Mga doktor po mismo nagsabi, hindi. Lumalabas sa ilong, lumalabas sa tenga, walang lumalabas dyan. Gusto nyo patunayan ako mali? Sige, ipahid nyo kung ano lumalabas sa sa katawan nyo, ipahid nyo sa iba kung hindi magalit yung katabi nyo. Di po ba? Bakit? Kasi tayo, ang katawan natin, bulok. Ang ating sarili, kahit yung ating mga sinasabi, ginagawa, pinupuntahan ng ating mga paa, ng ating mga pinapakinggan ng ating tenga, palaging na-attract sa mga bulok na bagay. Di po ba? Bakit yung tenga? Saan mas madaling makinig? Sa sinasabi ng Biblia o sa chismis ng kapitbahay? Chismis, no? Mas masarap makinig doon. Saan mas masarap tumingin?
sa nakakahu na mga panoorin o doon sa pagbabasa ng Biblia ng mga maliliit na letra lang? Siyempre doon sa woo, di po ba? Mas entertaining. Bakit? Yung mata natin, doon kasi nakabaling. Lahat ng ating puso, doon nakabaling. Kaya po sabi rin ni Jeremiah, kaya bang baguhin ng isang Etiope? Ang Etiope ho ay galing sa mga tao sa Africa na ang kanilang mga skin ay mas maitim. Ang kulay ng kanyang balat, kaya ba ng mga taga-Africa, Ethiopia, na magbago ng kanilang balat? Hindi. Kaya ba kaya, umaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Hindi ho. Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginagawa, kundi pawang kasamaan. Aminin man natin o hindi, makasalanan tayong lahat. Malinaw po ba yon? At pinakahuling punto patungkol sa kasalanan, dapat mong pagbayaran ang kasalanan mo. Parang sakit sa puso, no? Masamang balita nga ito, Brother Caleb. Sabi ho sa Roma 6:23, sa unang parte, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Makasalanan ka, dapat mong pagbayaran yung pagkakasala mo. May utang ka na. Yung utang mo, para mabayaran mo, ang kabayaran niyan, buhay mo. Bakit ho ganun kalala ang sitwasyon natin? Kasi lahat, ito mga kaibigan, bakit ganun kalala ang kapalit? Kasi lahat ho ng kasalanan, ang leading niyan, kamatayan. Alam niyo ho, nung bata ho ako, may laging tinuturo sa akin si mama, na halos neto ko lang naintindihan. Sabi niya, alam mo, ako kasi nung bata talaga, magaling ako magsinungaling. Dami kong excuse. Dami kong mga palusot. Pag nahuhuli ako ni mama, ang sinasabi niya sa akin, alam mo Jasper, pangalan ko sa bahay, huwag niyo akong tatawagin Jasper, Caleb na lang. Alam mo Jasper, pag ikaw natuto ka, nasanay kang magsinungaling, paglaki mo, magnanakaw ka na. Pag di kayo nagnakaw, papatay ka na. O ikaw yung mamamatay. Yun yung palagi niya sinasabi. Neto ko lang naunawaan, yun nga ang turo ng Biblia. Alam niyo ho, lahat ng munting kasalanan, lalaki at lalakihan. Hanggang sa ikaw yung mamatay o ikaw yung pumatay. Yun lang hong kauuwian nun. Mukhang masarap lang ang kasalanan sa maliit na pagkakataon, sa maliit na panahon, pero kalaunan, it's either papatay yan o ikaw yung papatayin. Tignan lang ho natin ang kasalanan. Ganun ho, kaya buhay dapat natin ang kapalit. Bad news o good news? Bad news ho, no? Lugi ho tayo. Kaya alam niyo po, si Pablo, San Pablo, nung sinusulat niya ang kanyang letra sa mga Romano, alam niyo po, ito, halos dun ho natin nakuha ang ating mga binabasa. Nung na-realize niya kung gaano kawawa ang tao at kung gaano tayo ka-helpless, ito po ang sabi niya. Pwede po ba natin sabay basahin? Kasi ito po, lahat po tayo. Ito dapat ang panalangin natin ngayong gabi. 1, 2, 3, go. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Tama po ba? Agree po ba tayo? Kawawa naman ako. Ganito pala kawawa tayo mga tao. Sino ang magliligtas sa atin? Ang sagot, merong mabuting balita. Pwede niyo, gusto niyo po ba matutunan paano tayo maliligtas sa katawang ito? Okay. Ito po ang sagot. Sabay-sabay po nating basahin yung kanina nating binasa sa unang parte. 1, 2, 3, go. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Amen? Amen. Sino ang solusyon sa kaligtasan natin? Si Kristo Jesus. May bayad o wala? Sabi dito, walang bayad o. Oh. Ano mo sabi? Kaloob. Kapag sinabing kaloob, mas pinalalim na version niya na Tagalog, pag binababaw niyo, ang pangalan, ang ibig sabihin niyan, regalo. Ang walang bayad na regalo ng Diyos sa mga walang pag-asang tao ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Walang bayad, mga kaibigan. Kapag sinabing walang bayad, kailangan mo bang mag-perform? Kailangan mo mag-audition, mag-try out? Magpakitang gilas? Panginoon, kailangan ko makuha ang libre mong gift. Papatunayan kong mabuti ako para matanggap ko ang libre mong kaloob. Kailangan ba natin gawin yon? Hindi. Libre nga eh.
pag nagpakita kang gilas, halos parang binibili mo na rin. Ang kailangan lang ho natin, tingnan ho natin. Ito po ang sabi sa John 3:16. Pinakasikat na verse sa buong mundo, sa buong Bible. Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ano ho? Pag-ibig ng Diyos. Ano ho yung paulit-ulit nating sinasabi gabi-gabi nung nagsimula ho tayo na verse sa Bible? Ang Diyos ay pag-ibig. Ano ang nagtulak sa Panginoon para iligtas tayo? Pag-ibig. Pag-ibig, ang sabi ko kahapon, pag-ibig ang nagtulak sa Diyos para ilikha tayo. Pero pag-ibig din ang nagtulak sa Diyos para iligtas tayo. Ganda po, ano? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ito pong sino yung anak ng Ama? Ang anak na si Jesus. Isipin niyo na lamang po, ang Diyos kasi wala ho yung simula. Sa English, siya ay eternal. At kasama niya, ang anak at Espiritu Santo, wala silang katapusan. Pero kahit tatlong persona sila, isang Diyos lang sila. Hindi natin maintindihan yon. Pero as long as yun ho yung turo ng Biblia, pagtiwalaan ho natin, hindi ko kaya ng utak natin intindihan yon. Anyway, kung ang Diyos Ama at yung Diyos Anak, habang buhay nang nagkakasama, tinatawag ko ang atensyon ng mga may asawa dito. Ilang taon na ho kayong kasal? Meron ho bang may, ano, ilang taon na? Eh, isipin ho natin, no? Isipin nyo, kailangan nyong humiwalay sa asawa nyo habang buhay. At maaaring hindi na kayo, kailangan nyo maghiwalay sa asawa nyo at maaaring hindi na kayo magkita ulit. Anong pakiramdam? Pag mabuti ang asawa nyo, masakit. Pagpapalbak-palbak ang asawa nyo, kainis na yun sa ulo, buti na lang. Hindi ko ganun tinutukoy ko, pero yung mabuting asawa. Isipin nyo na lamang po, yung Diyos Ama, habang buhay niyang nakasama ang Diyos Anak. At para maligtas, ang isipin nyo na lang po sa buong universe, tuldok lang ang mundo natin. Pero para maligtas yung alikabok na maliit sa bata ng Diyos na mundo, kailangang magsakripisyo ng anak. At maaaring hindi na sila magkita ng Ama. Gaano kasakit yon sa Ama na mawalay ang pinakakaisa-isang anak niya na nakasama niya na habang buhay at maaaring hindi na sila magkita dahil mamamatay yung anak niya. Ang hirap, ano? Yun ang dinanas ng kadiyosan para maligtas ang bayan at kahit ang barangay Puting Kahoy. Malinaw po ba yun? Malinaw. Kapag hindi niyo naintindihan yon, mamaya ulitin ko ulit. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para ano? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi? Ang sino mang, kapag sinabing sino man, kahit sino, walang pinipili ang Diyos. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi mamatay, hindi ma-destroy, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kailangan gawin ng mga tao? Manampalataya. Sa mababaw na Tagalog, maniwala, magtiwala, kumapit. Ilang kailangan natin gawin? Anong kailangan natin gawin? Sumampalataya, maniwala, sumandal, kumapit. Yun ang kailangan natin gawin. Yun ang sikreto sa buhay. Kailangan po ba natin sabihin, Panginoon, magpapakabait muna ako bago ko tanggapin si Jesus? Yun ang sabihin ba dito, yun ang kailangan natin gawin? Hindi, kasi hindi nyo kayang gawin yun. Alam ng Diyos na hindi mo kayang gawin yun, kaya sinasabi niya, makasalanan ka man, madumi ka man ngayon, tanggapin mo na si Jesus, saka ka malilinis. Saka ka magiging mabait. Saka ka na magbabago ang buhay. Pero tanggapin mo si Jesus, gaano man kalala ang kalagayan mo ngayon. Malino po? Kaya po, ano po bang ginawa ni Jesus? Bakit yung kasalanan ni Caleb at kasalanan ni Kuya Joby, kasalanan ni Kuya James, kasalanan ni Kuya Bong, lahat 'to nadala niya sa krus at kasalanan ng bawat isa
Buong mga tao simula ng unang nabuhay hanggang sa huling mabubuhay na tao, dinala niya ang kasalanan nito sa krus ng Kalbaryo. Anong ginawa niya? Ito po'y kanyang binuhat sa krus at ito'y pinako kasama niya. Kailangan mamatay ni Jesus para kasama niya ring mamatay yung kasalanan mo at kasalanan ko. Okay po ba? Kaya po ang sabi sa Isaiah 53, sabay-sabay po natin basahin para ramdam natin. Ramdamin niyo yung babasahin natin. 1, 2, 3, go. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanya. Yun po ang kabayaran ng ating kasalanan. Bakit hindi na natin kailangan, bakit pag tinanggap natin si Jesus, ang dali-dali na lang? Kasi meron nang naghihirap para sa'yo, si Jesus. Para hindi ka na maghirap. Malinaw po? Kaya po kung papupuntahin natin si Jesus ngayon dito, at kapag merong Holy Week, hindi ko man hindi ako umaapak ng relihiyon. Pero kapag pumunta ho dito si Jesus tuwing Holy Week sa Pilipinas at makikita niya yung mga naghahampas-hampas dyan, nagpo-prosesyon. Kung kayo man yun, wag ho sana kayong magalit, ha? Ito yung sabi ho ng Biblia. Mapapaganon si Jesus. Sinabi niya, ginawa ko na yan sa'yo. Hindi mo na kailangan pagbayaran na gamit yung sarili mo, yung kasalanan ko kasi pinagbayaran ko na yun. Okay po? At di lang po dun sa mga nagaganon-ganon. Kahit yung mga tumanggap na kay Jesus, minsan ang isip nila, Panginoon, kailangan muna magpakabait bago kita tanggapin. Makasasabihin ni Jesus, kailangan mo lang tanggapin. Di mo na kailangan paghihirapan, tanggapin mo lang ang ginawa ko sa krus para sa'yo. Maniwala kang para sa'yo yon at sa'yo nga yun. Kahit hindi mo tanggapin, para sa'yo pa rin yun. Pero kailangan mong maniwala na para sa iyo iyon. Malinaw? Malinaw? Ano ang dinanas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Bawat latay, bawat hampas. Alam niyo, napanood niyo ng Passion of the Christ. Marami nang nagagalit dito sa film na to kasi masyado daw brutal. Anong inakala nila? Parang nag-chill lang si Jesus? Hindi po. Ako po naniniwala, kung titignan niyo historical records, kung gaano kalala ang mga nang torture kay Jesus, yung Passion of the Christ, mas relax na si Jesus dito. Sa totoong pangyayari, mas malala po ang dinanas ni Jesus. Isipin niyo na po, kasalanan ng buong mundo, kailangan niya pagbayaran. Yung bawat ho latigo na pinahampas sa kanya, latigo pa lamang ho ito, may bakal, may bato, may iba't ibang nakalagay dito. At yung mga humahampas sa kanya, hindi mga Pilipino, yung mga Pilipino, mabait kasi. Yung mga humahampas sa kanya, mga Romano. At yung Romano, isa sila sa pinakamalupit, pinakabarbarik, pinakamalalang taong mga nang to-torture. Bakit ho? Ginagawa nila kasing contest yung paghahagupit. Ayon sa historical records, kung babasahin niyo po yung mga historical records sa panahong yun, yung mga soldiers, minsan, kasi oh, sanay na sila dun eh, nagpapaligsaan sila, sige nga, tingnan natin kung gano'ng kalakas, kapag ano, sa mga 40 na set ng hampas, dapat makapatay ka. Ibig sabihin, halos nag-agaw buhay na si Jesus sa mga hampas, doon pa lamang po yan sa latigo. Wala pa yung suntok, wala pa yung bugbog, wala pa yung hampas na mga stick sa kanya, wala pa yung pagpako ng kanyang kamay doon sa krus at yung kanyang paa doon sa krus. Wala pa yung dugo na dumanak sa kanya habang siya palang inanalangin. Di po ba? Dumidikit halos yung hinampas sa kanya at halos loray-loray niya yung kanyang balat. At doon sa krus ng Kalbaryo, bakit niya dinanas yun? Alam niyo po, hindi po kailangan gawin ni Jesus yun. Alam niyo, habang nananalangin siya sa Getsemani, kailangan pa siyang palakasan ng anghel. Kung mabasahin niyo po ang account ni Lucas, si San Lucas, sabi doon, habang siya nananalangin, sabi niya, Panginoon, Ama, kung pwede lang, ayoko sanang maranasan to. Nagsastruggle siya, ayaw niya maranasan niya, sakit kasi. Di niya kailangan ranasin yun. Wala na siyang ginawang mali. Wala na siyang ginawang kasalanan. Ang ginawa ng Ama, nagpadala pa siya ng isang anghel para palakasin yung loob ni Jesus. At napipicture ko na sinasabi ng anghel, Jesus, kapag nagdiretso ka sa krus, makikita mo ang barangay Puting Kahoy, ang buong Pilipinas, ang lahat ng tao sa mundong makakakilala sa'yo na makakabalik sa Ama. Magpatuloy ka. Kailangan mong danasin yan.
para sa kaligtasan ng sanlibutan. At doon nagkaroon ng lakas ang Panginoon. Kaya nagpatuloy siya, dinala niya ang krus, hanggang siya'y pinako doon sa tuktok para sa iyo at para sa akin. Kaya huwag mong kailanman isipin na hindi ka mahalaga sa mundong ito. Kung ang Diyos mismo ang namatay at napako sa krus, dinanas yung ganon kalupit na torture, masasabi mong mahalaga ako sa mata ng Panginoon. Amen? Huwag ho natin kailanman isipin yun. Kaya sabi po sa Ephesians 2 verse 8, ito ang sabi, dahil sa biyaya. Anong kapag sabi biyaya? Sa kagandahang loob. Sa biyaya, kayo'y iniligtas. Hindi sa sarili natin gawa, sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong kailangan ulit natin gawin para makatanggap si Jesus? Para maligtas? Manampalataya. Pagbibigyan ho tayo ng Panginoon, aaring ganap yung kasalanan mo, yung hindi mo mabagong gawing masasamang gawain, sige, kakalimutan ko yan. Biyaya yun. Magkagandahang loob na limutin ng Panginoon, linisin yung record mo sa langit, linisin yung kasalanan mo dahil naman nanampalataya ka kay Jesus. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y ano ho? Kaloob o regalo ng Diyos. Kapag sinabing regalo mga kaibigan, anong kailangan dalawa natin gawin sa regalo? Magpasalamat at tanggapin. Pero pwede naman natin i-reject. Pero nasa inyo yung choice na yun. Sabi sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Alam niyo ho, nakakalungkot lang. Marami pa rin na nagsabing tumanggap daw kay Jesus ang yabang-yabang sa church. Bakit? Kasi akala nila yung pagsunod nila, yun yung magliligtas sa kanila. Kaya ang yabang-yabang. Yung mga taong yun hindi Kristiyano. Mga nagpapanggap lang na Kristiyano. Ang mga taong tumanggap kay Kristo hindi magyayabang sa kanilang sariling pagsunod, sariling paggawa. Bakit? Kasi sinasabi ko, well, hindi ako dapat nandito. Hindi ako karapat-dapat. Makasalanan akong tao pero niligtas ako ni Jesus. At naniniwala akong para sa akin yung kamatay niya. Amen? Kaya huwag ho tayo magmayabang, okay? Ito, pinakahuli po natin pag-uusapan. Ano ang mangyayari kung tatanggapin ko si Kristo? Ito po ang mangyayari. Unang-una, maibabalik ang nasirang relasyon sa Diyos. Diba kanina ang ginawa ng kasalanan, ano ho? Naghiwalay. Ang gagawin naman, pag tinanggap mo si Jesus, halos magkaroon ka na ng connection sa Diyos. Diba ho, ito sabi sa John 14 verse 6, ako, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala makakarating sa Diyos, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ito po, sabi sa Roma 5, Jesus, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, ano sabi? Tiyak. Kapag sabing tiyak, sigurado. Walang duda. Wala ng pangalawang isip kasi tiyak. Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen? Paano makakasigurado si Kuya Caleb na kapag mamatay man siya ngayong gabi, wag naman sana, pero pag mamatay siya ngayong gabi, ay makakapunta siya sa langit at maliligtas siya. Hindi dahil mabuti si Kuya Caleb. Hindi po ako mabuting tao. Pero dahil mabuti si Kristo. Okay po? Yun ang kailangan nating maisip. Alam niyo, mayroong isang dati hong pare. Ang pangalan niya po si Martin Luther. Kung hindi ko alam kung kakilala niyo. Sabi niya, kapag titingin ako sa sarili ko, hindi ko kailanman makikita kung bakit ako maliligtas. Relate? Pero pag tumingin ako kay Kristo, hindi ko makita ang anumang dahilan para ako ay hindi maligtas. Huwag kayong tumingin sa sarili nyo kasi madumi talaga ang makita nyo. Tumingin ka kay Jesus, ilapit mo yung karumihan mo, at manampalataya ka. Okay po? Okay po ba? Kaya po, dati tayo, ito po yung picture kanina, ang Diyos, tao na pahiwalay ng kasalanan dahil kay Kristo, meron na tayong daanan pabalik sa Kanya. At hindi po natin ito mapuputol ng kahit sino. Pangalawa, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay. Kailan ho? Sa oras na tinanggap mo si Jesus. Ito ang sabi sa unang Juan 5:12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang
hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kung pinapapasok mo sa puso mo ang anak ng Diyos na si Jesus, ngayon mismo, dito sa lugar na ito, ngayon ang anong oras na? 8:37, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Okay po ba? Hindi po ibig sabihin nun, hindi ka na mamamatay. Mamatay ka pa rin. Mabaya, sa mga susunod doon natin gabi, mapapag-usapan natin yon. Pero meron ka ng kasiguraduhan na kahit mamatay ka ngayong gabi, meron kang buhay na walang hanggan na nag-aabang sa'yo. Pagbalik ni Jesus. Okay po? Pangatlo, second to the last, ituturing kang matuwid ng Diyos. Ito po yung pinakamalupit. Di ba sa atin, wala hong matuwid. Wala kahit isa, sabi sa Biblia. Pero pag tinanggap mo si Jesus, ang tingin sa iyo ng Diyos, parang ikaw si Jesus. Bakit? Kasi binalutan ka ng kanyang righteousness o kanyang katuwiran. Na ang tingin sa iyo ng Diyos, dahil tinanggap mo si Jesus, kasing linis ka ni Jesus. Ganda, no? At hindi ito kailangan one-time event. Araw-araw, kailangan nating tanggapin ang righteousness ng Panginoon, ng kanyang katuwiran. Sabi dito sa Roma 3:26, ngayon ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid. Okay, itong ginagawa niya, matuwid ang kanyang ginagawa. Paano? At itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ano ang tingin ng Diyos sa mga taong tumatanggap kay Jesus? Matuwid. Sinong matuwid sa atin? Wala. Pero dahil kay Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos, kahit gaano tayo karumi, matuwid ka. Yung pagiging mabuti, diyan ka na magsisimula. Matututo ka ng mabuti. Pero hindi muna kailangan maging mabuti para tanggapin ka ng Diyos. Masama ka pa lang, tinatanggap ka na niya. Yung pagiging mabuti, susunod na lang yan. Okay po? Bakit ka magiging mabuti? Kasi nakita mong tanggap ka ng Panginoon kay Kristo. Okay po? Sunod. Kaya po ang tingin natin ng Diyos marumi dahil kay Kristo tayo po ay malilinis. Pinakahuling punto. Matatanggap mo ang kalayaan. Alam niyo po, ang kasalanan kasi binibihag ho tayo niyan. Totoo di po ba? Ang kasalanan nang bibihag yan. Ang kasalanan pwedeng magpakita yan sa paraang pagyosi, pag-inom ng alak, meron din namang iba, pag-chichismis, paninira ng kapwa, panonood ng mga bagay hindi pa dapat panoorin, pakikinggan, mga pumupunta, lahat ito, mga kasalanan. At yung puso natin, bulok. Pero alam niyo po, kapag tinanggap natin si Jesus, nagbibigay ho siya ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu pumapasok sa atin. At siya po ang nagpapalaya. Kapag sabing na malaya ka, hindi ka na kulong. Okay po ba? Tandaan ho natin, kasi bukas ho, papag-usapan ho natin itong kalayaan. Bukas ho yan. Ay, bukas nga ba? Sa susunod na gabi. Hindi po pala bukas. Pero, Galatia 5.1. Anong sabi? 1, 2, 3, go. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya, magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ganda po, ano? At alam niyo ho ba, itong si Pablo, kausap niya ho dito, yung mga tao na taga-Galatia. Ito, isa po itong iglesia na tumanggap kay Jesus. Tinanggap nila si Jesus. Pero, ang tigas ng ulo, nalimutan nila na biyaya yung nagligtas sa kanila. Ang ginawa nila, ay, kailangan ko ulit magpakabuti para tanggapin ang Panginoon. Sabi ni Pablo, bumalik na naman kayo sa dati. Titigas na ulo nyo. Hindi. Pinalaya na kayo ni Jesus, mabuhay kayo bilang malaya. Pwede po ba natin sabay-sabay sabihin ngayon, pinalaya ako ni Jesus ngayong gabi. 1, 2, 3, go. Pinalaya ako ni Jesus ngayong gabi. Kaya wala na ho tayong excuse. Nandiyan ang kapangyarihan, paniwalaan natin. Hindi po dahil ito po'y haka-haka, ito po'y katotohanan. Kailangan lang ho natin itong maniwala. Sunod, hindi na ho yata nag-work. Sige, next. Next verse. Ayan, okay. Sabi po sa John 8:36, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Tandaan ho natin yan. Sa mga sunod na gabi, papag-usapan po natin ito. Kaya basta, ito po yung binasa natin kanina, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero itong pagbabago ngayon. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, Diyos na naging tao, si Jesu Kristo,
ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Dahil magaling ba sila? Dahil mabuti sila? Hindi. Pero dahil tinanggap nila ang kabutihan at kagalingan ni Jesus. Amen? Amen? Kaya po, ang ngayong gabi po, kumakatok si Jesus sa bawat puso ng bawat isa po sa atin dito. Ang tanong, sino ang magbubukas ng pintuan ng puso nila kay Jesus? Ano pong kailangan natin gawin para tanggapin si Jesus? Meron lamang po ibibigay na limang practical na bagay para tanggapin ho natin si Jesus. Limang practical na paraan. Unang-una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Hindi lang para kay Kuya Caleb o sa mga kaibigan natin dito, pero kahit sa iyo. Pangatlo, lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Huwag mo nang hingitayin, maging mabuti ka. Isa-isay mo ang iyong kasalanan sa kanya. At panglima, papasukin mo siya sa iyong puso at tumanggap ka ng kapangyarihan. Sino ang nagsasabi, Panginoon, tinatanggap kita? Pwede ko po ba ang inyong makita ang inyong mga kamay? Kung yan po ang ating panalangin, atin po pakinggan ang ating kaibigan sa mensahe ng awit at pagnilayan ho natin ang mensahe na ating napakinggan. Sige po, wala po. Di na darating.
kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Sinaniyahan ko pong bawat isa na pumikit. Pumikit po tayo sa ating panalangin. Panginoon, nalaman po namin ang mensahe ng krus ngayong gabing ito. Ang mensahe ng pag-ibig at mensahe ng kaligtasan. Kami po ay mahina, kami po ay masama, pero si Kristo ay mabuti at magaling upang kami iligtas. Kung meron man ho sa amin dito ngayong gabing ito, natatanggap kay Jesus, nakapikit ang lahat, walang nakatingin, natatanggap kay Jesus na nagsasabi, Panginoon, ako ay makasalanan, pero ikay mabuti. Wala akong mabibigay sa inyong mabuti na gawa. Pero ginawa niyong lahat para ako'y maligtas. Kung meron man pong gustong ganun ang ibigay na panalangin kay Jesus, pwede ko po bang makita ang inyong kamay na nakataas. Nakapikit ang lahat. Wala akong nakatingin. Kung yan ang desisyon niyo para kay Jesus, pwede ko po makita niyong kamay. Panginoon, nakikita niyo ang kamay na nakataas ngayong gabing ito. Kayo ang pumasok sa kanilang puso. Pwede po natin ibaba ang ating mga kamay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kaluluwang nagpasya na sundin ka at tanggapin ka bilang tagapagligtas. Palakasin niyo sila, Panginoon. Alam namin na hindi masaya ang kaaway na ginawa namin ang desisyon na ito. Kaya po, bigyan niyo po sila ng proteksyon, kalakasan, karagdagang pananampalataya upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, kundi kay Kristo at kay Kristo lang. Ang bawat isa po sa amin dito, sa aming pagtatapos, ay hindi humiwalay sa inyong presensya. Kundi sa aming paghiwa-hiwalay, kami po yung humiwalay kasama ng inyong presensya at sa kasama ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagdalo. Huwag muna ho kayong aalis sapagkat tayo po ay mayroong konting merienda sa gabing ito. At muli po ay kami